Welcome po muli sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, gagawa naman tayo o magluluto ng pork adobo sa gata. So meron po ako nitong coconut cream. Gagamit din ako rito siyempre pork belly. Medyo malalaki po yung cut niya. Gagamit tayo rito ng siling pansigang, luya, bawang, suka, patis, pinatuyo ang dahon ng laurel, pamintang buo, toyo, asin, asukal. Gagamit din po tayo ng mantika at konting-konting tubig lang. Tara na po magluto. Ang una po natin gagawin, imamarinate po natin yung ating baboy. Maglalagay po tayo ng toyo, suka, at garlic. Kalahati lang dahil yung kalahati po ay panggigisa natin. So, imamarinate ko lang siya ng mga 1 hour. Tapos po mag-start na tayong mag-isa. Okay po, mag-i-start na tayo. Siyempre, nagpapainit na ako ng pan. Unahin po natin yung mantika. Mag-i-start na po tayong mag-isa. Ayan po, mainit na po yung mantika. Lagay na po natin yung ating pork belly. Dahan-dahan lang. So, gigisahin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Tapos po, maglalagay na po tayo ng iba pang ingredients. Ayan po, nag-isa na po natin yung ating baboy. Ang susunod natin gagawin, lalagay tayo ng luya at ang bawang. So halu-haluin ko lang siya ng mga 2 minutes. Tapos po, mag-add ulit tayo ng mga natitira pang mga ingredients. Okay na po siya. Ang susunod natin gagawin, maglalagay tayo ng konting toyo, suka, patis, pinatuyo ang dahon ng laurel, pamintang buo, maglalagay pa tayo ng konting asin. Konti lang dahil maalat na po yung ating toyo at ang patis. So ngayon, maglalagay tayo ng asukal. Tapos po yung ating coconut cream. So isi-simmer ko lang siya. Kailangan dutuin ko siya ng mga another 10 minutes. Tapos po, lalagyan na natin yung panghuli, yung ating sili. Ayan po, luto na po yung ating baboy. Maglalagay na po tayo ng sili. So, lulutuin ko lang siya ng mga 3 minutes. Tapos po, pwede na po siyang iserve. Eto na po yung ating finished product ng pork adobo sa gata. Napakasarap po nito. Maraming salamat po sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay!